araw muli mga ka-TH. Nandito muli tayo sa paliwanagan tungkol dito sa solusyon sa mga nakapaghukay ng nakalapit sa bilyon. Kadalasan kasi ang nakuhukay ng mga kapwa natin mga ka-TH na papansin ko ay nakalapit sa bilyon. Pero alam nyo ba na mayroong isang deposito dyan na naka-align sa secondary intercardinal? Ang distansya niya by feet nasa around 25 to 27 feet. Kaya kung ipaliliwanag ito sa inyo, dun sa iba kasi na hindi gaanong naniniwala sa walang gaanong marker, kakaunti ang marker. Itong area kasi na ito, sakop pa ito ng big load at nasa medium depo area itong pinasak na small depo na ito. Positioning, kung paano tumbukin ang small depo na ito na sikretong inilagay ng mga hapon. Mga ka-TH, meron akong paalala sa inyo. Huwag nyo na akong ipatawag sa site nyo. Kasi anong gagawin ko sa site nyo, ganito rin naman itinuturo ko sa inyo dito. Gawin nyo na lang to. Ang itutumbukin natin sa site nyo, mga ganito din, mga itinuturo ko rin dito. Kaya hindi nyo na ako kailangan dyan, mga ka-TH, nandito na ang kompletong information. Kaya nga, pinipilit kong ipaunawa sa inyo ang tungkol sa Big Five. Kasi yan ang pinakang puso. Kaya nga, ang marker na nakikita sa Big Five, puso. Ito ang pinakang puso ng lahat ng direction dito manggagaling sa Big Five na ito. Kaya minsan may nagtatanong sa atin, bakit puro Big Five? Ang sagot ko dyan eh, bakit puro Big Five ginawa ng hapon? Laging Big Five. Wala akong kinalaman dyan. Ang may gawa nito hapon eh. Wala tayong magagawa dyan sa part na yun. O diba, nakaraan diniscuss natin, dito sa Big Five, number one, pinakamalaki nandito. Number two dyan, pababaw ng pababaw yan. Ang pinakamababaw ito. Let's say ito, itong number 5, nasa 180 feet yan. Mayroon pang isang deposito dito yan, medyo malayo. Nandito sa bandang, sa is kasi ito mga ka-TH eh. Ay, teka nga pala, may nagtanong sa atin sa comment section. Lagi daw bang nasa is na northeast, southeast? Ako'y napapuzzle din. Kasi lahat ng pinuntahan ko mga ka-TH, itong pinakamaliit na deposito ng Big Five ay nasa is lagi. So possible talaga na napakahalaga sa kanilang is. Nasa is lagi ito ka-TH eh. Nandyan lagi nakalagay yan eh. Kaya saan ako magpunta? Paano ko na-prove yan? Kasi nga ganito. Yung mga naghuhukay, ang nakikita nilang marker, ito. Pag umitsigida sila rito, nakikita sila dito puso. Batong malaki. Umabante sila doon, mayroong triangle na naka-indicate dyan. Ilan na yung mga operation na pinuntang ko? Paulit-ulit yan. Laging ganyan. Maalala ko nga pala mga TH tungkol sa marker. Meron tayong pinuntahan sa Cavite area. Rizal area. Ang nakitang marker doon sa lupa nila, bato, nakatayo. Mayroong boulder na nakabalagbag dyan. Apat na boulders yan mga ka-TH. Ganyan. Pag tinina mo siya, parang ari ng lalaki. Pag nakakita kayo ng ganitong marker sa lupa nyo mga ka-TH, ito yan. Nandito yan. Kaya paulit-ulit natin sinasabi ito. Lahat kasi ng nirimap ko, pagka nanggaling ka sa Big Five, sapul talaga sa target mga ka-TH. Walang mintis. Lagi na andun. Well, ito, diniscuss natin itong sa Big Five para dun sa bago lang makapanood. Nandun kasi sa ibang mga upload natin na mga nauna, nandun ang explanation dito sa Big Five. Pwede nyo i-click na lang ang ating channel at mapipili nyo doon dahil nakikita naman sa title ang mga upload natin kung anong klase, kung anong naka-indicate doon. Kasi itong, nung inumpisahan ko palang buksan ang channel na to, nagpaalala na ako na parang ano, series ito para itong pag-aaral ng isang kurso. Kasi nga, dekada kong dinokumento ito mga ka-TH, tapos i-upload ko lang ng isang mabilisan. Hindi ganun. Ang bibigat ng file na pina-upload ko mga ka-TH, kaya medyo unawain nyo.
At noon naman sa nagsasabi na 45 degrees o anong degrees may big load, ay wala tayong idea doon mga TS kasi big load na pinanggagalingan natin eh. Kaya kung may big load pa doon ato, ang nakaraang upload ko, sinabi ko na ang dito may mother load dito, possible may mother load dito sa area na to, pero malayo yung mother load niya. Lagi na sa cardinal point nilalagay. Either dyan o kaya dito. Kaya iniiwasan natin yan. Ngayon, ito ngayon paliliwanag natin tungkol sa small depot. Ito kasi ang topic natin sa upload na to. Nasaan nakalagay mga TH? Ito na yung sikreto. Ito kasi isang deposito na ito mga TH. Itong makikita nyo itong yellow na to. Hindi small yan. Let's say itong big five na to. Ito ang pinakamababaw sa discussion natin noong nakaraan. Ito yung pinakamababaw. Kung ito nasa 180 feet, possibly ito nasa 160 feet yan. Pwede rin ganito. Kung mabundok ang area nyo, itong smallest deposit nito ng big five, kapag yan ay nasa 200 feet, yak ito, 170 feet, possibly ganun. Kasi ang interval lagi nila sa pagbabaon niyan mga ka-TH nasa around 25 feet to 30 feet. Yun ang interval na pagbabaon nitong malalaki na yan sa pagkaintindi ko. Kasi sa mga nadikumento kong mga big load recovery ng mga nagpatunay, meron talagang particular na numbers na lumilitaw sa mga recovery nila. Pero ang common talaga mga ka-TH 180. Tingnan nyo ah, yung isang recovery 180. Meron namang isang naka-recover 220. Hindi nyan ba napansin? Andyan lang naglalaro. Yung isa naman, yung nabanggit sa satellite scan, 195. Ito nandito lagi yan, ati. Ito, 210 to 215. Yan ang position ng ano, yan ang pagkakabaon nila. Mayroon certain number. Kaya nagbabago itong number na to dahil dun sa pinanggalingan sa ibabaw. Kung bangin yan dun, possibly dito nagsukat yung hapon, dapat 180 lang ito. Dapat ito lang ang sukat niyan. Dahil nga elevated to, naghukay ka dyan, dadagdagan na yan ng 15 feet mula doon sa pinagsukatan nila. Kasi pagka nagbutas ang hapon open cut at tinabunan yan, possibly na binagsak yung lupa dyan kaya nagkaroon ng elevation. Ganun ang mga possible na pangyayari dyan. Bumalik na tayo doon sa ating topic mga ka-TH, small deposit, napakahalaga ito. Mga ka-TH, ito na yung solusyon na inaantay nyo. Kapag nagmula kasi tayo dito sa big five, ito yung compass direction niya. Let's say ito. Mayroong deposit na doon. Ito. Medium ito. Pero sa pagkaintindi ko, big load pa rin itong isa na to mga TH eh. Ito lang, ito kasi yung lima na to. Nasa isang butas lang to eh. Kaya considered as one lang to kung ang magre-recover na to, yung mismong mga nagbaon yan eh. Considered as one lang yan. In-spiral lang nila para magkagulo-gulo yung mga gadgets na ibang nag-detect ng ano. Nag-manipulate ng energy ito eh. So ito possible na big load din niya, pero medyo may kababawan na ng kaunti kaysa dito. Ang small deposit, alam nyo ba kung nasaan? Siningit nila. Na-prove ko ito mga TH. Ang distance niyan mula dito sa big load ay 8 yards. Ito mula dito kasi sa pinakamaliit ng big five. Ito ang pinakamaliit ng big five. Mula dito hanggang dyan, 5 yards yan ang distance niyan. Pero kapag mula dito sa center, dahil nandito ang fulcrum point eh, nandito ang sukatan mo eh, yung pivot point, nandito sa gitna. Mula dyan sa gitna niya, kung may locator kayo, kaya nyo ilocate to. Dahil ang lakas ng energy nito. Hanggang dito, 3 yards naman niya ang katiit. So, 5 plus 3, 8 yards yan. Yan ang distance ng panggagalingan ng sukat natin mga TH. Doon tayo magsusukat mula dito sa center na ito hanggang dito, 8 yards. Hindi dito nakalagay ang small deposit ng mga TH, nandito sa side na to. Ito na. Mula naman dito hanggang dito sa target, ang angle niya ay 113 degrees southeast. Yan ang angle niyan mga ka-TH.
kahit saan ako magpunta, puro ito ang degree niya, 113 degrees. Hindi ko alam kung meron sa coding nito mga TH, kasi ito galing sa experience ko to eh. Kung meron man kayong coding na sinusundan, wala akong alam dun. Kasi nga, sabi nga eh, may big load dito. Kung sa small ka man gagaling, possible, may big load kang tatamaan. Halimbawa, nandito ka sa small nang galing, marker na small, nag 45 degrees ka, itatama ka dito sa big 5. Kasi dito ka sa small nang galing eh. Hindi tayo sa small nang galing, sa big load tayo nang gagaling mga TH, yun ang source natin. Papunta tayo sa maliliit, hindi tayo papasok sa mga lalaki. So ito na, 113 degrees southeast. Alam niyo ba na ang position ng small deposit? Ito, naandyan mga ka-TH. Ito, magko-cross-section sa dito. Yeah, magko-cross-section sa dyan. Itong may pink na to. Ngayon, ang sukat kasi nito, since ang sukat itong mula dito hanggang dito ay 8 yards. Pag kinumpute mo yan sa calculator, ipapatak na 8 times 3. 24 feet lang ito. Dito, sa isang deposit. Ito, napakalaki, malaking deposit kasi ito mga TH. Madaling i-locate ito eh. Kung yung mga marunong mag-locate dyan, kaya nyo i-locate ito. Basta't isakto nyo lang ng east. Saktong-saktong east yan mga TH. Hindi kayo maliligaw. East talaga ito. Pero ang distance niya 8 yards, 24 feet mula dito sa center. Kaya kailangan alamin nyo talaga kung siguraduhin nyo na nasa big 5 kayo. Kailangan nyo mas sigurado ito para hindi kayo maligaw. Ito, nasa ano ito? Nasa 8 yards, 24 feet. Yung distance nyan dito, at saka dito, kasi dito, pagka dito ka naman gagaling, hindi ko na kasi sinusukat yan, mga katiit, mula dito hanggang dun eh. Since alam ko na dito eh, pag nanggaling ka dito, nasa around 27 feet yan, mga katiit, more or less. Kakapain nyo pa rin yan mga katiis, kasi hindi nasasakto yan. Minsan nasa 26, minsan sa 25 lang. Minsan nandito naka-indicate yan, nakalagay. Minsan nandito yung nakababang kaunti, minsan nandung kaunti. Kaya kung kailangan may locator kayo, pag nag-test dig naman kayo, kitang-kita nyo nasaan yung marker na nakakulapol. Kung nandito gawi, eh, nandyan yung deposito. Kung mayroon kayong locator, ang ionic nyan talagang matutumbok nyo kung nasaan. Iyan ang posisyon ng small deposit na sinasabi ko mga katiis. Mabanggit ko nga pala yung proof ko tungkol dito. Medyo masalimuot kasi ito. Nakilala ko isang third mate sa isang oil tanker na naghahakot ng crude oil mula Saudi Aramco hanggang US. 18 years silang naghakot doon mga ka-TH. 18 years ang third mate. Ang kapitan niya ay mga Norwegian. Sabi nga niya sa akin eh, kahit na walang supply na oil ang US sa loob ng 2 taon eh, mabubuhay sila sa dami ng hinakot nila for 18 years. But this time, naisipan niya ang lupa niya na itayo ng business. Alam nyo ba, pagdating sa SEC, Securities and Exchange Commission, blinak yung kanya itatayong business na resort. Tinanong niya, bakit bawal bang tayo, sabi nung nasa SEC, naka-block ang iyong lupa. Nasa record daw, naka-block. Hindi pwedeng tayuan ng business. Ngayon, after nung mga 1 year, 2 years, doon na nag-umpisa magpadala sa kanya ng mga letter of intent itong SM property. Mga ka-TH, SM, binibili lupa niya. Dinecline niya. Kasi may plano siya, kasi lupa niya, mawawalan siya ng property. 7 hektarya lupa niya, ka-TH, nasa gitna ng mga bahayan ni Manny Villar. Hindi ko na pwedeng ano yun dito, medyo masailan ito mga ka-TH, kasi misteryoso pagkamatay niya eh. Nung time na yun, natuto na siyang mag-TH. In-interview niya yung lolo niya that time. Binili niya yung property na yun. Kasi actually yung property na yun sa pamilya niya, binayaran na lang niya yung mga kamag-anak niya para kanya na lang daw. Pumayag naman ang mga kamag-anak niya. Ganun na nangyari. Sinabi sa kanya ng lolo niya, napaka-importante ng lupa mo. Before World War II ay umalis kami dyan. Pero nung bumalik kami, hinalukay ang lugar na yun. Ibang-iba na topography. Doon ako na-involve, mga ka-TH. Nakilala ko siya dahil sa kaibigan kong isa. Ganito nangyari doon, mga ka-TH. Yung lupa na hinukaya namin sa area niya, merong swamp. Yung swamp na yan, tubig na yan. Ito, tubig sa area na yan. Dito sa bandang east, aso west, mayroon ditong puno ng mga napakatanda na.
Pero yung puno ng manggang yan, sabi niya, may patay na puno dito ang isa. Nakaganyan yung posisyon. Ay, nagka-idea agad ako. Sabi ko, ang laking deposito nito, sabi ko sa kanya. Pero nang papunta kami dito, mula dito hanggang dito, nandito ang 8 yards mga ka-TH. Pasok sa 8 yards to. Kaya nandito, may yung depositong isa dito, nandito yung pinakamababaw ng Big 5. Kasi Big 5 papatak itong area na to. Ang problema namin, itong maliit, sakop ng swamp nandito. Kaya ang ginawa namin, hinukay namin dito yan. 8 feet lang ang lupa, ang gaganda ng kulay. Nakita namin limestone nasa ilalim. May butas ka-TH, may butas ng drill. Kumuha kami ng tubo, sinuot namin yung butas dyan. Ang naiwan lang, 1.5 feet ng 20 feet na tubo, mga ka-TH, yun lang. So, sinunda namin to hanggang ilalim dito. Binutas namin dyan, walang laman yan. Wala dito, hangganan yan. Limestone din to, binutas namin limestone, nature. So, nagkaroon ako ng idea na ang mga hapon pala, pag nag-ooperate ng bubutasin nila, tinetest muna nila yung area. Kaya sabi ko sa kanya, sabi ko, possibly yung mga butas niya, marami yan, kahit saan nila binutas dyan eh. Tinesting nila. Pag matigas, ang gagawin nila, bubutas na lang sila ng isang maliit. Kaya hindi nila bubutasan ng malaki. Kaya itong swamp na ito, may bukal dito yan. Kasi hindi nauubos ang bukal niyan. Kahit summer, hindi natutuyot yan. Pero dito, pababayan dito, itinapat dito yung sapa. Elevated kasi dito mga TH. Nandito yung sapa, oh, tinapat dyan. Hindi, ito lagi may tubig dyan. Mayroong ano ito eh. Mayroong tubig na natitira dyan. Pero pag tagtuyot, mga TH, natutuyo ito. Ito hindi natutuyo ito. Ang tubig dyan, umaagos papunta dito. Papaganyan ang tubig dyan. Hindi natutuyuan yan. Kaya ang sabi na, sabi ko, dito na lang tayo maghukay. Dito sa may malapit sa na-drill. At saka, dukutin yung target. Doon namin approve. Tinamaan namin ang bolt dito, mga katiit, 60 feet. Kaya lang, muntik mamatay ang digger niyan. At saka, isa pang nakakalungkot na pangyayari dito. Nung bumagsak yan, plano namin balikan. Kasi nung binutas namin yan, papaganyan ang katiit. Dinukot namin papunta doon itong target na yan. Paganyan. Tinamaan namin dito ang bolt. Ang laki ng bolt ito. 60 feet ito, mga katiit, tinamaan. Kasi mabundok ang area, kaya ganyan siguro ang kalalim yan eh. Kasi wala kami makikitang mababaw dito sa area nito, kundi dyan lang yung tinuro ko sa inyo kanina nauna. Dito yan mga katiit, ito yung bolt. Pero ito bumagsak yan. Dito, loose pala ito, may buhangin dyan. Muntik mamatay yung ano, tumakas lang, tumakbo dito kasi nakita niya unti-unti bumabagsak hanggang sa buo ito bumagsak doon sa ano. Ito kasi malayo na nito, mga 10 feet yan mula dito sa side na to. Itong bolt na to umabot hanggang dito sa gilid. Pero nung babalikan namin, ang nakakalungkot, may dumaang bagyo. Isang araw na lang tumawag sa akin, sabi sa akin, Joe, may problema tayo. Na bulgar sa barangay yung butas. May nalunod na bata dito sa butas. Hindi naman namin, ang layo sa mga bahayan yung lugar niya. Ba't may pumuntang bata doon? Walong taon gulang yata o siyam na taong gulang. Baka nang huhuli raw ng palaka o ano man. Kaya sabi niya, putol na yung operation natin dito. Hindi na natin pwede operate yan. Binabantayan ako ng barangay. Kilala niya may mga kamag-anak siya sa barangay. Kaya lang, medyo wala kasi siyang permit eh. Aakyat na yung problema na yun. Kasi itong butas na to na bulgar na. May batang namatay dito. Rest in peace. At saka itong may-ari nito, medyo mayroong problema nangyari sa kanya. I-discuss ko ito ng series. Napaka-mysterious ng kamatayan niya, mga ka-TH. Inilapit niya sa pinakamataas na posisyon ng ano. Kailangan, medyo delikado tayo pagka nagpaliwanag tayo ng mga detail dito, mga ka-TH. Kaya itong mga treasure hunting, wag na wag nyong iaano to dun sa mga hindi naman dapat makaalam. Buhay nyong kapalit. Kahit nga ako medyo, sabi nga nung kaibigan natin nandito sa, nanonood dito sa atin eh, delikado ka. Sabi ko, ititigil ko naman to, kalaunan. Kaya idokumento nyo na mga ka-TH. O balik tayo dito sa small deposit, na-prove ko ito, 60 feet. Pero itong isang na remap ko, 24 feet lang ito tinamaan. Kailangan kumunoy naman sa taas, putik. Hindi nila ma-operate ito.
Hindi ko alam paano ano, hinayaan ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung mag-ooperate kayo, huwag nyo na akong ipatawag. Kasi itong gagawin ko sa site nyo, ito rin yan. Ganyan din ang gagawin ko dyan. Iti-trace nyo lang itong Big Five na to, makukuha nyo na yung target niya. Mayroon akong suspect sa mga katiis na itong small na to, possible na umulit dito yan sa kabila. Posibleng ganyan na ginawa nila. Parang nag-letter Y siya, mga ka-TH. Parang letter Y na ganyan. Yung YX, laging meron yan eh. Laging meron sa mga markers yan. Dahil dito sa mga positioning ng mga deposit, meron, nag-ano siya eh, nag-connect yung mga letters later. Tineto, X to. Letter X yan, cross X. Yan, yan. Yung mga nagwa-Y naman, yung mga positioning ng ano yan eh, vertical orientation niya. Yun ang ano ko lang ah, pagkakaintindi ko. Pero ito mga katiits, kung matrace ninyo may deposit ng isa dito, ang angle niyan, alam niyo ba kung nasaan? Nasa 67 degrees northeast. Yan ang anuhin niyo. Napaka crucial ito para matumbok ninyo ang small deposit. Ayan, ganyan yan mga katiit. Pagka lang galing kayo dito, ang distance niyan hanggang doon, more or less 25 to 27 feet. Nandyan yan sa dalawang to. Kapain nyo na lang to dito kasi may marker naman yan dyan eh. Pag nag-test kayo hanggang tuhod, may lalabas na marker yan. Makukonfirm nyo yan eh. Ayun kasi natagpuan ang katiit eh, kaya alam ko yan. O, ito ngayon yung secret deposit. Pero ngayon, itanong nyo nga pala, bakit sinasabi mo nung nakaraan 50 feet kami pupunta, ay ito 27 lang pala ito. Kasi mga katiis, possible kasi maligaw kayo dito. Kung hindi nyo alam tumbukin ang Big Five, dito pala kayo nagsisusukat, akala nyo nasa gitna kayo, short yan, hanggang dito lang yan oh. Dito kayo magbubutas, wala namang laman mga katiis. Kapos yan, nasa big load na area. Ito kasi mula dito hanggang dito, pag dinoble nyo yan, mula rito hanggang dito, let's say 50 feet, naandyan ang isa pang deposit itong mas mababaw. Kung itong nasa 60, kung ito natagpuan sa 60 feet yan, kung ito nasa 60 feet, possible ito nasa 45 feet lang yan. Ganyan ang principle na ginawa ng hapon, paimbudo mga ka-TH. Kaya yung letter Y na ginagawa nila, yun yung literal yun eh. Itong pinakang buntot ng Y na yun, ito yun eh. Pababa yun, dire-diretso eh. Pero itong Y na to, ito yung direction ng mga depositong maliliit. Ngayon, in-expose ko na mga ka-TH. Sinabi ko na sa inyong totoo. Kasi kailangan ko nang sabihin ito eh. Para lalong malinaw para sa inyong pagkakaintindi kung paano ginawa ng hapon yan. Yung principle at saka yung basic. Yung basic pa lang, pag nalaman nyo kung paano binaon ito, sa pool, makukuha nyo na agad. Kasi basic, dun naka-base talaga sa basic eh. Sa geometric, puro na andun. Y-axis and X-axis, laging ginagamit ng hapon. Although may mga mathematical explanation dyan sa mga axis-axis, pero pagka inaral mo yan ng mababaw lang yung pagkakaintindi mo, kuha mo pa din. O, let's say, ito ulitin ko. Mula dito hanggang dito, let's say 25 feet, nandyan yung isang deposit. Kunwari, nakalihis ng kaunti, nandyan. Lumayo ka uli ng 25 feet hanggang dun. Nasa safe distance ka na ng small deposit. At possible mo uling makapang makatama dito. Mas mababaw kaysa dito. Ito ang mas mababaw na andito sa area na to. Kaya like kong sinasabi, lumayo kayo ng 50 feet kasi hindi ko sure kung kaya nyo tumbukin to eh, itong Big Five na to eh. Hindi ako sigurado mga katiit, wala akong assurance. Pero pagka kasi, halimbawa, nagkamali kayo, akala nyo dito kayo nag-umpisa ng butas ng distance ng sukatan, dito pala kayo nag-uumpisa. Pag lumayo kayo ng 50 feet nandyan, at least kung umatras kayo, may makikita kayong marker na papunta dito, kaya papunta dun. Hindi pa rin kayo malayo dito kasi malaki yung area ang binunasan niyan eh. Yung mga marker niya makikita niyo, hindi pa rin kayo maliligaw. Palagay na naligaw na napalayo kayo dito ng mga 7 feet o hindi na malayo 'yan pagka i-ano niyo, i-drip niyo, mag
dadivert kayo ng operation. Ito ngayon, mga diniscuss natin ngayon, mga katiis, napaka-importante nito. Ito ngayon ang mga sikreto na ang tagal ko na rin inaalam sa iba, bak hindi nila na i-discuss pa ito. Kaya kailangan ko na i-expose, i-dokumento nyo na, kasi hindi ko alam kung darating ang panahon, baka biglang mawala ang YouTube channel ko na ito. O kaya naman, kailangan kong i-cut na lahat, i-delete lahat. May possibility kasi, mga katiis, na mangyari ito, mga katiis. Kaya i-dokumento nyo yung mga sinasabi ko na ito, para may idea kayo kung paano. At yung mga marker na sinabi natin kanina, kailangan gawin nyo yun. Kailangan intindihin nyo yung mga basic. Dahil yun, dito mismo tayo manggagaling na sukat, eh, dito sa Big Five na to. Ito ang napaka-importante, itong lugar na to. Yan ang magbibigay sa inyo ng tamang direction papunta sa deposito. Ito, the Big Load Area Inserted Secret Depot. Yan ang totoong position na yan, mga katiis. Kasi itong area na to, nasa Big Load Area pa yan. Hindi small depot area yan, mga katiis. Ito, Big Load pa yan, ang lalalim yan. Babanggit nga pala, mga katiis, dito, sa Intercardinal, ito ang Intercardinal natin eh. Kung meron kayo makitang small depot sa area na to, dito, meron din yan dito. Lagi yan, mga katiis, lagi magkatandem yan. Magkatandem yan. Possible na nandito yung isa. Yan. Kaya kung mayroon di isang maliit dito nilagay, kasi papaliit na yan, mula dito papaliit na yung target niyan eh. Kung may maliit dito na nilagay, magta-triangle yan, mga katiis. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya lang ito kasi inserted ito. Yung ang binanggit ko sa inyo, medyo malayo nga yun doon kasi ang laki ng distance ng mga layo ng distance ng mga inoperate ng nagbaon doon, medyo malayo na dito yan. Parang papaganyan siya eh. Yung sa tinamaan namin na dinamita namin tapos na wanted kami, ito yun. Isipin nyo, ang babaw lang yan, 12 feet lang yan. May imagine nyo ngayon na ito, yung nirimap ko 60 feet tinamaan nito, nagka-idea ka ang papunta yan, papalapit dito sa Big Five, ang palalim ng palalim. Ayun yung principle, mga katiis. Binanggit ko na sa inyo. Kayo mismo kaya nyo ng tubukin to, mga katiis. Kuha nyo na to. Ay, yung gagawin ko sa site nyo, ito rin eh. Wala lang ibang pupunta dito rin. The Big Load Area Inserted Depot, yung deposito na to. Kaya possible meron din dyan. Kapag na-recover nyo to, ka-TH, pwede nyo i-recover yan. Kasi na-prove nyo na to eh. Ito nasa east ito. East yan. Na-prove nyo na to. Pag nakuha nyo to, tinamaan nyo to, meron pa yan dyan, isa mga TH. Baka meron pa. Kung may locator kayo, i-locate nyo to. Ang kung gaano ang distance ni mula dito sa medium o Big Load man to, ito, tingin ko Big Load yan. Kung gaano kalayo yan dyan, possible na identical ang distance niya mula rito hanggang dito. Nakuha nyo kunwari ito, tinamaan nyo. Sukatin nyo yung distance nito. At kapag sinukat nyo yan, nakuha nyo yung distance nito. Palagay natin 12 feet yan. Mula dito hanggang dito, 12 feet din, mayroon pa yan tiyak dyan. Hindi ko lang kasi na-prove pa ito eh. Ito lang kasi na-prove ko na sa operation to eh. Nagdalawang beses na nga. Yung isa kumunoy, yung isa naman buhangin, yung muntik mamatay yung tinama, at yung may nalunod na bata, yung una sa Cavite yun, third mate yung may-ari ng lupa, si Kuya. Rest in peace, Kuya. Para kong kapatid yun. Araw-araw gusto niya, nandun ako sa site niya, nag-discuss kami doon yung puno. Dapat i-discuss natin ito, kaya lang mukhang kapos na na tayo sa oras. Next time na yung mga puno. Alam nyo ba yung mga puno, pagka nalaman nyo yung mga classification ng puno, ay meron palang meaning yun sa pagkakabaon ng hapon. Mamamangha ka, napaka meticuloso talaga ng mga hapon, mga tiit. Lahat talaga, wala silang sinayang. Pati yung tungkol dun sa pamahiin nila, iniangkop nila dyan. Although yung engineering di nila inaalis eh, yung engineering design, nandun pa rin nakabase sa engineering design. Ito ngayon yung pinag-aaralan natin mula umpisa, engineering design, lagi nandito. Ito talaga ang main engineering design. Kasi nga, engineering team ang nagbaon. Magandang discussion ito kasi napunta tayo sa ganitong solution to, mga katiis. Napakagandang solution ito sa mga ibang nag-ooperate. Okay, meron tayong shoutout nga pala, mga katiis. Ay Amir Budan, Antonio Ducusin,
Treasure Hunting Sign and Symbol Yamashita at kay Rascon Ramiscal. Salamat at dun sa mga bago, subscribe, like at saka share nyo na din, ituro nyo na sa iba itong mga tiis para maraming matuto. Magandang araw sa inyo lahat at God bless.